my channel, I will show you how to make homemade cream cheese. We need only two ingredients: full milk, full fat milk, and lime juice or vinegar. Okay? Marami akong milk kasi free sa school ng mga anak ko. Ayan. So, gawin natin cream cheese. So, hindi na tayo bibili sa labas ng mahal. Okay, stand by there and let's start, guys! I want 10. 10 pieces. 10 box of milk. Yes, yes. Okay. Pour it on. So, 10, it means, how many ml? 200 ml per pack. So, 10 is 1,000. And I need around maybe I need good vinegar around 5 tablespoons of lime juice or white vinegar. Because gusto kong gumawa ng cheesecake. So, kaysa bibili tayo sa labas, so, gumawa tayo ng homemade cream cheese. Hindi mo na kailangan bumili ng mahal sa labas. Kayang-kaya mong gumawa. Ayan. Ilan kayang gaano kadami magagawa natin? Try natin. So, 12 pala. 12 pack. Dalawang hilera. Ayan. Galing ko sa eskwelahan ng anak ko. So, gawin natin cream cheese. Tutok lang kayo, guys. Dahil marami kayong matutunan sa aking channel. Turuan mo kayo ng homemade Filipina here in Thailand. To go. Last one. Okay, let's go at the back. Put in simmer time. See you later.
Okay guys, ito na po siya, nakasalang na in high heat po. Kailangan natin ang high heat. Okay, let's simmer first. And after that, we will put the vinegar, white vinegar. Ito po ang white vinegar is 1/2 cup. So, 1/2 cup po ang ilalagay kong vinegar. So, white lang po siya, white. Ayan, white. White vinegar. Kasi ang ginawa ko, nasa 1,200 ml na milk. So, I will put 1/2 cup vinegar, white vinegar. Wait natin sa simmer. Kailangan natin siyang haluin habang inintay natin. Pag bumula-bula na siya, pwede nang ilagay ang vinegar. Pag bumula-bula. So, konti-konti na ilalagay ang vinegar. Yan, ang paggawa ng homemade cream cheese. So, may idea na kayo, lalo na yung mga nandito sa Thailand. Kada same break, may free milk ang mga bata. So, ang dami-dami, diba? Sa akin is, tagtutubak sila. Pag nag-same break, ang dami kong milk, tagdadalawang box. Tapos, everyday, meron pang milk. Hindi nila kasi iniinom kasi may sarili silang milk. Ayan. So, wala akong lime. So, white vinegar ang gagamitin ko. So, pwede kayong gumamit ng lime juice, lemon juice, and then white vinegar. So, I use for now white vinegar. Ayan. High heat muna siya habang hinihintay natin kumulo. So, pag magbula-bula na siya, ilalagay natin ang vinegar. And then, ilalagay natin siya sa medium heat. Ayan. Wait for the progress. Wait. Pag magbula-bula na siya, need to simmer. In full heat, high heat. Okay, lagyan na po natin ng vinegar. Bali, konti-konti lang po ang paglagay. So, nilagay ko na sa medium heat siya. So, konti-konti and then stir siya. Stir po natin. Yan. So, konti-konti lang. Stir lang. Hanggang mag-form siya. Yes. Let's stir. So, tatlong beses natin siyang anuhan ng vinegar. Yan, pangalawa. And then, mix simmer. Nang mag-form siya. Plain vinegar lang po . It work well. Plain vinegar, lime juice or lemon juice. Ayan siya, nagko-curd na siya. Ayan. Ayan po ang cream cheese. Yan. Puti na yan. So, last part. Ito na yung last part ng vinegar. So, ilagay ko na lahat. Ayan.
Hintay na lang natin siyang magbuo-buo. Bali yung po ang magiging cream cheese siya. Nakikita nyo po yan. Nagaganyan na siya. Ayan po. Ayan. Hintay natin siyang magbuo-buo. Yan. Hi guys. Ayan po. Nakita nyo siya. Yung curd. Ayan po ang cream cheese. So mamaya, sasalain natin yan. Gamit ang strainer at cheesecloth. Kailangan may cheesecloth kayo. Ayan po. Ayan po ang cheese. That is the cream cheese. So, pag sinala natin yan mamaya, lalabas po siya. Ayan. Ayan siya. At ilalagay natin sa food processor. And ready to keep sa refrigerator until 7 days. Pero itong akin, gagamitin ko. Gagawa ako ng Japanese cheesecake bukas. Ayan po, ayan. Ayan po. Nakikita nyo yan. That is the cream cheese. Yan na po ang cream cheese. So, mamaya, sasalain na po natin. This is perfect. Mga ka-beauties. Ayan na po ang cream cheese. This is our cream cheese. First time ko po siyang gawin. So, ayan po ang aking homemade cream cheese. So, hindi na ako kailangan pumunta pa sa supermarket para maghanap ng cream cheese. Kasi hindi lahat ng bansa ay merong cream cheese. So, kayang-kayang yung gumawa nito sa inyong bahay. Let's simmer first. And then, I'm ready to strainer. To sala-sala. Strain. Okay. Guys, how it works. It works itself. Yes. Look at that. It work itself na. Sasalain natin yan mamaya. Tingnan nyo kung anong nangyayari. Diba? Yan na po ang cream cheese. Pag sinala natin, ang matitira dyan is yung cream cheese na. Yan. Nakikita nyo? Ayan pong nakalutang. Yan na po ang cheese. Ang cream cheese. Okay. So, ito po, naka-ready na siya. Ang gamit ko yung strainer at ang cheesecloth. So, wala akong cheesecloth. Ginamit ko yung laundry net. Ayan po. Okay. Ta-transfer ko na po siya dyan. Ito po. Ayan siya. Pro-produce pa siya ng pinatay ko na pong heat ah. Ayan. Still producing cheese. Salain ko siya maya-maya. Okay? Okay, let's go. We strain the... Ayan, that's the cream cheese. Let's see, maybe it's full na. The tin. Kita nyo yan, that is the cream cheese. Yes, so we need to strain until 15 minutes or more. Ito mo. Enough. Okay. That is, look at guys, yeah. Not yet. How many minutes to wait? 15 minutes to 15 go minutes. Down. Two more. Put down first. Okay. I'll check maybe it's gonna fall. No, not yet.
look at that, guys. That is the cream cheese. Okay, I will put all of it now. The water. Okay. Let's wait for 15 minutes until the water goes down. Yeah. Let's drain. Throw the water. Need to change. So guys, yan na po ang ating after 15 minutes, eto na po yung cream cheese. So ilalagay ko na siya sa food processor ko, guys. Ito po. Transfer ko na siya. So ayan na po sa food processor. So lagyan ko siya ng konting water yung pinagsalaan ng cream cheese. Ito, ganito lang siya kadami. So takpan ko na siya. Salang ko. Oven it. Ta-da! My homemade cream cheese. Enjoy. Tomorrow I will make Japanese cheesecake. Yan. Dana po. Yan na po ang aking homemade. So, nalagay ko na to sa aking tub and then I will keep it in the fridge. Pag gumawa po kayo nito, it lasts 7 days po sa fridge. Yan. Ilalagay ko po sa description below ang ingredients niya po. And don't forget to like and subscribe. Thank you for watching. See you again next time. Bye!